Ito ang 702 DZAS FEBC Radio TV. Ipinagdiriwang ang pinakamagandang regalo sa sanlibutan, ang Panginoong Hesukristo, pag-asa ng mundo, ang sanhi ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips, nakapakipakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado! Merry Christmas sa inyong lahat! Merry Merry Christmas to you! Ako po si Chiki Holmanulo. Welcome to Rekado. It's Saturday, 4 o'clock to 5 o'clock. Magkakasama po tayo muli. Natutuwa naman ako kasi ang dami-daming nangyari itong taon na to. Kaya ang topic na pag-uusapan ay mga natutunan natin, anong nangyari sa atin this whole year. So marami tayong pag-uusapan mamaya. Kayo po ba mga karekado? Kamusta na po kayo? I'd like to invite you to listen to us sa 702 DZAS AM Band. We are now 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. And you may listen to us via internet sa febc.ph and Facebook Live. Dito po sa 702 DZAS FEBC Radio. Sabi nga nila, sa ibang bahagi ng mundo, all over the world, meron tayong pinoyconnection.ph sa atin po mga kaibigan na overseas Filipino workers. Kamusta na po kayo? Sa YouTube channel, 702 DZAS FEBC Radio TV. Merry Christmas, kaagapay ha? Kamusta na ang pag-celebrate ng Christmas? Kamusta na kahapon? Kamusta na itong dumarating na araw-araw? Kamusta ang inyong Noche Buena? Sana kasama ang familia ninyo. Virtual ba ito? O talagang nagkita-kita kayo sa hapagkainan? Meron kasi akong mga friends na ang ginagawa namin. May kanya-kanya dalang pagkain sa harap ng aming mga ng tablet o cellphone o laptop, tapos o desktop, tapos doon nag-uusap, kumakain, nagtatawanan. Akala mo po ay magkakasama na tayong lahat. Sabi nila, ano yan, niloloko mo sarili mo? Hindi. Marami tayong pinapasalamatan sa buhay natin na number one, buhay pa tayo. Number two, healthy pa tayo. Number three, kung dumaan ka man sa sakuna na nangyari sa COVID, nabuhay ka. At number four, aba, no matter what, meron pa tayong kinakain. Or naghahanap ka ng ways kung paano kayo kumain kung may kamag-anak ka o kaibigan na napupuntahan na binibigyan ka ng ayuda. Okay, nung una po, sabi nila tapos na daw ang celebrasyon, pero still, waiting for the others to celebrate and have fun. Iba nga talaga ang adjustments this entire 2 years. Pero above all, we should remember that the birth of our Lord and our Savior, Jesus Christ, is the reason for the season. Sabi nila, ano ang topic natin ngayon, Tita Chiki? Ang topic po natin ngayon ay a gift like no other. Yan ating Christmas special. Ang tanong, ano ang pinakamaganda mong regalo na natanggap mo ngayon, ngayong taon, at ipinapasalamat mo sa Diyos? Ay, ang dami. Napakarami. Kasi pag regalo, hindi naman kailangan a thing eh. Parang a something na, yun na nga, somehow, natuto tayong magnegosyo ng ibang klaseng negosyo. Negosyo na ibang pinagkakakitahan. Natuto tayong magluto, natuto tayong magplantito, plantita, natuto tayong i-enrich ang skills natin kung ano man yan. Natuto tayong, you know, it's enough. You don't need 10,000 pairs of shoes. Hindi ka naman si Celine Dion, ano? Hindi ka naman si Beyonce na mga 6,000 pairs of shoes, no? Hindi ka naman si kung sino man. So siguro pag meron ka ng, ano ba, mga celebrities ba? Sige, mas may mula 100.
sabihin cheeky ang konti. Ako Lisa, ako nag-weed out na ako ng ibang mga shoes ko. Kasi nasa acceptance na ako na ang very high heels, eh, hindi na natin na isusuot masyado. Saan ka naman pumupunta? Okay? Alright, so share with us your warm wishes and comments. And don't forget to wow, love, love, and share. There was one Christmas presentation na nagda-dancing kami at tawa ng tawa. Ngayon di pwede yun. Kasi nasa kanya-kanya kaming mga bahay, no? Share with us your warm wishes, yung mga gusto mong batiin ngayong holiday season. It's okay, ha? And I want to greet the listeners and staff ng Happy and Merry Christmas. Happy listening to Mary Ann Arlene Aseo from Lemoore, California. Si Pergonia and Mommy Huge, forever yan. Kasama din natin Lineth Indiano, si Julie, and entire family. Kamusta kayo? Tapos si Mayen at Karen Damian of Japan. Konnichiwa! Watashiwa chiki desu. Ochika na ni nati kurimasu ka. Matane. O genki desu ka? See you and mabuhay. Si Sip at si Mami Yuj. Alam mo, from San Jose, California. Ever since yan. Since day one. I even had the opportunity of meeting Sip and Mami Yuj when they came here. Ano yun? 3 years ago ba yun? 3-4 years ago? Ay, wow. Oh, mga ganun, no? Nung pumunta sila dito. Yeah, with my chocolates, no? And my, ano ba yung bigay mo sa akin, Sip? Ni Mami Huge? Yung aking Victoria's Secret? Basta, Bath and Body Works na cologne. Thank you. Nora Cabantog, The Placer Family, Joey and Lydia Tan, Marceline, and Wilson Clemente, kamusta kayo? Miss Mimi Radovan, how are ya? Okay, tapos si Babette Placer, Mrs. Babette, Mami Babette and the whole Placer family, si Hannah kasama, Villena family, naku ni Reggie, Morano family, hello there. Tapos si Tabua family, kamusta po kayo? Ferrer family, Escalante family, De La Cruz family, Garcia family, at saka Mendoza family, Abiglindo and family, Valdez family, Balatukan Wen family, Rosete family, kamusta po kayo? Ay, si Joe Alabastro family, Cero, Ma'am Aloha Cero family, Meds Banawa, Mitch Mendoza, Mina D, Michelle Gilyang. Babatiin din natin si Jovi Marcelo, tapos si Kleng Relayo, and ang baby niya. Au Bagkus and Pastor Mar Bagkus of Antipolo. Saan po kayo dito sa Antipolo? Include my greetings. Uy, babatiin din natin yung mga regulars din natin. Ha? Okay, si Reverend Thelma Pantig. Kamusta po kayo, Pastora, ng New Life in Jesus Christ Assembly of God in Malaria, North Caloocan. Tapos si Fed, yung hubby niya, tsaka ni Alan, Keith, and the daughter, at tsaka yung pamilya po ni Miss Josie Reyes ng Angon Rizal, na napakasarap. Alam mo, pag tumanggap na siya ng orders niya, ng mahiwagang napakasarap na ginatan, tsaka palitaw, at saka yung iba pang mga ginagawa nila, ay, sabi ko na, ibigay ko na yung number eh. Napakasarap, ala nga naman solohin ko yung napakasarap na ano, na ino-order dyan. Oh. Tapos si Vic Lakap, hi Vic! And nakausap ko din si Buena Fe, Aquino Rio, Florido. Our God is good, sabi niya, all the time. Alam mo, nakakatuwa, kasi pag iniwan yung number. Sabi ko, bigay mo yung number. Binigay na sa akin yung number. Ang cute-cute. Pag tumawag ako, walang makapaniwala na ako ang tumatawag. Why? Kayo hindi naniniwala ako tumatawag, no? So funny. Okay, isa pa sa pinapasalamatan natin, ha? Lynn Gomez and Nards ng San Antonio, Bacolor. Tapos si Susan Rosadino. Hello, Susan. At asawa niya si George at mga children.
Also, the Higher Ground Bible Study Group dito sa Taytay Rizal. Kamusta kayo? Okay. Isa sa mga pinapasalamatan po natin sa Panginoon natin ay ang pag-broadcast ng 702 DZAS. Kaagapay, 73 years na po ang sumasahimpawin ang atin na 702 DZAS, Far East Broadcasting Company. We are a non-profit and non-commercial station. Sabi nila, ano ibig sabihin yan? Kasalo kayo namin sa amin pong 73 years na makabuluhang kwentuhan, pagbibigay inspirasyon, informasyon, at kasabay po ng papuring awitan. Hinaharap po ng buong mundo ang pandemyang ito ng COVID-19. Napakalaki pong pagsubok sa atin lahat. Pero, you know, sa harap nito, sa harap nito ng mga pagsubok ito, magpapatuloy po ang 702 DZAS sa paghahayag ng mabuting balita ni Kristo. Sabi nga nila, ano ang mabuting balita? Aba, the good news. But you know, first of all, He's here. He's alive. Dahil sa Kanya lamang nagmumula po ang tunay na pag-asa. Hindi po matatapos ang pagmimisyon natin sa pagtupad natin ang gawain dito po sa 702 DZAS AM Band. Dalangin po namin ang inyong patuloy na pakikibahagi sa atin na sa ating gawain na 702 DZAS. Marami po kasi maaabot at makakaabot ng good news na, you know, first of all, Christ died, you know, to send His only begotten Son, Jesus Christ, to He is the reason for the whole Christmas celebration, the birth of Jesus Christ. Kasi nakakalimutan ng tao yan, ang naiisip yung mga commercialism and mga regalo. Okay, dalangin po namin ang inyong patuloy na pakikibahagi sa gawain natin dito po sa 702 DZAS. Marami pong maaabot ang ibibigay ninyo at ang dasal ninyo at yung pong financial support na ibibigay at binibigay ninyo dito po sa 702 DZAS AM Band. Salamat po mga kaagapay, mga karikado na tumutugon po sa patuloy na nakikibahagi at pagbibigay ng financial support sa ministry na ito. Ang kawikaan po ngayon araw ay galing sa Isaiah 9:6. Okay, sabi nila. Ano yun, Tita Chiki? Isaiah 9:6. Ipinanganak ang isang batang lalaki na na maghahari sa amin. Tatawagin siyang kahanga-hangang tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang ama at prinsipe ng kapayapaan. English translation, Tita Chiki. For to us, a child is born. To us, a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. Tumatayo ang balahibo ko. At yan po ang Isaiah 9 verse 6. You know, if you put your trust in the Lord and continue to trust the Lord and give Him your all and give Him your best, alam mo, kahit na anong dinadaanan mo sa buhay, walang imposible kasi hindi ka pababayaan. Ngayon sa kasaysayan. Oh yes, classmate! Send me back Saturday po tayo. Narito na nga po ang mga nakalista sa ating kasaysayan. Ito yung mga naganap dito sa Pilipinas, sa ibang bansa at sa ating pop culture. At narito na nga po ang latag ng kasaysayan. Sa Pilipinas, December 25, 1918, alam mo ba classmate na tumama ang Typhoon Quantico sa bansa? Lubos na naapektuhan ng itinuturing na Christmas typhoon ang Sorsogon, Albay, Romblon, the northernmost part ng Samar at ang southern part ng Catanduanes. Tinawag itong Quantico bilang pag-aalaala sa inter-island steamer na nawasak sa Tablas Island ng araw na iyon at ikinasawi ng 21 buhay.
Sa ibang bansa naman, classmate, alam mo bang December 25, 1941, dumating si Admiral Chester Nimitz sa Pearl Harbor upang kunin ang pamumuno bilang US Pacific Fleet. Sa atin namang musika sa isayan, December 25, 1954, nakapasok sa Billboard Pop Chart for 11th time ang White Christmas ni Bing Crosby. Alam mo bang umabot sa 100 million copies ang awiting ito sa buong mundo with at least 50 million sales as singles? Ito ang largest selling single in music history bago ang 1997. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry and brown, and may all your Christmases. At syempre, alam natin na ang December 25 ay sineselebra ang Kapaskuhan. Christmas Day is a public holiday in many of the world's nations. Ito na nga ang naging cultural celebration ng bilyong-bilyong katao sa buong mundo. Though hindi natin talaga alam ang tunay na araw na kapanganakan ni Jesus, by the early to mid-4th century, the Western Christian Church, inilagay nila ito sa December 25. Ito ang date na inadopt ng mga taga-East. Sa ngayon, karamihan sa Christians ay December 25 ang celebration na siyang nakalagay nga sa Gregorian calendar at inadopt all throughout the world. It is celebrated religiously by a majority of Christians. Ano man ang araw ng selebrasyon, ang punto nito ay ipinagdiriwang natin ang araw na ipinanganak ang ating dakilang tagapagligtas. It's the day Jesus Christ was born. Jesus is the reason for the season. Our hope is in Christ. Our hope is Jesus Christ. At yan ang mga nakalista sa ating short history lesson. Ito po si classmate Hannah Placer. Bumabati sa inyo ng Merry Christmas! Kagabay! Ang topic po natin ngayon ay a gift like no other ang ating pong Christmas special. Merry Christmas sa inyo ha! So I'd like to invite you once again to text us sa 702-message and send to 0917-572-1754. At text nyo kami ha, sa text at saka sa Facebook. 702-DZAS-FEBC Radio. Wow, wow, love, love, share, share. Put the thumbs up sign and press that subscribe button and notification bell. Ang question po natin ngayon, ano ang pinakamagandang regalo na natanggap mo ngayon? Ngayong taon na pinapasalamat mo sa Panginoon. Ito ang sagot ng atin mga karikado. Sabi ni Jove M. Isa sa mga pinagpapasalamat ko sa Diyos na kompleto kami ngayon Kapaskuhan. Ang naririnig po ninyong nagpapasalamat ako, ang aking guard dog na si Guido. Ayan, nagtumatahol siya sa lahat ng dumadaan. Hindi naman, pag meron lang alam niyang intruder. Sa dumadaan, wala siyang pakialam, pero alam niya pag-guardia siya. So, Jovi, maraming salamat at na-appreciate mo na kompleto kayo ngayon. Ngayon, si Michelle. Thankful ako sa Lord na kahit malaking struggle ang na-experience ko dati sa paghahanap ng trabaho, andun ang provision at guidance sa akin niya every step of the way. To God be the glory. Amen. Sabi ni Claire R., always grateful for the gift of life and family. You know, we are still alive. That's 1 to 10 na yun. And we have family, and we have so many things to be thankful for. Sabi ni Rosemary, thank you sa pamilyang ibinigay sa akin ng Panginoon. They're my motivation and inspiration in life. Sabi ni Meds, the greatest gift that I ever received is the gift of life, the opportunity to serve Him. Sabi naman po ni Melds, the greatest gift I ever received is the gift of life. The opportunity to serve the Lord. Alam mo yan,
Minsan kasi nakakalimutan natin na yung gift of life, gift of friends, gift of family. Minamano mo, may kaibigan ka o. Minamano mo, may pamilya ka. Di ka nag-iisa. May matatakbuhan kang friend somehow. Minsan gusto mo lang nakasiksik ka. Wala ka naman hihingi na giant size. No. Gusto mo lang kaibigan at that moment. Kaya ito ang gagawin natin na simple things you can be grateful for even when times are tough. Sa tips part 1 ni Tita Chiki. Tips ni Tita Chiki. Tita Chiki, Chiki, Chiki. This year, maraming nangyayari sa buhay natin. Ng bawat isa sa atin. Maaring sa aspect of family, career, trabaho, love life, personal at iba pa. Kaya na nga ba, marami man tayong pagsusubok and challenges na dumating at dinadaanan ngayong pandemic, but there's a lot of things to be thankful for ngayong taon. Number one, very important, a roof on your head. May bubong ka. May ibang tao walang bubong. Meron kang warm home. May inuuwi ang kang bahay somehow. Okay, so minsan maingay, pero may bahay ka pa rin. Minsan maliit, pero may bahay ka pa rin. Okay? Let's be thankful sa tahanan at pamilya na laging andyan ako na inuuwian mo pagkatapos ng mahaba at nakakapagod na araw sa trabaho. Pangalawa, plenty of drinkable water. Do you know that a big chunk of the world, 780 million people, alam mo yung 780 million people, wala pong tubig, walang access na tubig sa bahay nila. Yung safe drinking water na pagbukas mo, ay may gripo ka. Ibang tao po nag-iigib sa pagkalayo-layo. Tayo nagagalit pa tayo pag ang water pressure, malakas, mahina, o ano. May tubig ka. Ang ibang tao wala. Okay? So yan ang sinasabi nila ng mga things na pwede mong pasalamatan at nakakalimutan natin, pasalamatan sa Panginoon. Okay, pangatlo, you don't have to go hungry. Bawat butil ng ating kinakain is a blessing. Dapat nga pinagpapahalagan yan eh. At hindi sinasayang. Kaya ako sinasabi ko sa anak ko, you only get what you can finish, ha? Ayoko nang kuha. Kaya ako, hindi ako pwede dyan sa the eat all you can. Kukuha ako ng konti. Kukuha naman ako ng favorites ko. Kukuha ako ng apat na dessert or limang dessert. Hindi ko nagagalaw dyan. Ah, mag-appetizer ako. Kukunin ko lahat ng cheese, lahat ng cold cuts. Pinagtatawanan ako sa choices ko eh. Cheese, cold cuts, lahat ng iba-ibang klaseng pickles, na dill pickles, lahat ng ibang klaseng mga tinapay na the better pag hindi ko kilala yung kung ano yan. Pero, yun lang ako, sa start, tapos sa finish, yung dessert, sabi nila, eh yung in-between, hindi ko nakukunin. Kaya nga daw, lugi daw ako, pag ako daw ay sa eat all you can, kasi hindi ko kakainin yan lahat. Sana daw sinabi ko, gusto ko na lang ng limang dessert, no? Okay, pang-apat, we can enjoy the small and free pleasures of life. Alam po ninyo, pagsapit ng umaga, a relaxing walk in the woods, huni ng mga ibon sa umaga, ay parang buhay ko yan. Mga punong nagsasayawan sa hangin, parang buhay ko yan. Ilan lamang yan sa mga bagay na pinapasalamatan ko. Nakikita ko yung apat at lima na ang squirrel ko. May baby ang squirrel ko. So many things to be thankful for. Okay. Tapos, panglima, access to the internet. Alo ba ko? My God, we have internet. Salamat sa Panginoon, binigyan tayo ng power ng technology to connect with our distant loved ones, friends and family. Dahil dito, mas mabilis tayong natututo at, excuse me, nakakakuha ng bagong kaalaman. Number 6, friends and family. Ngayong taon, more than ever, mas nararamdaman mo ang kanilang pagmamahal, suporta at kabutihan. Let's cherish the treasure every moment with them.
Pampito, kalusugan, great health. Ngayong pandemic, mahirap magkasakit kung kaya't ingatan mo ang kalusugan mo and have plenty of sleep. Kumain ka ng tama, huwag abusuhin ang katawan. Pag alam mong kailangan ka ng matulog at a certain time, wow, I'm speaking, sleep. Kaya pag ako, pag may tumawag sa akin ng 10:30, tulog na ako. Pinagtatawanan ako kasi 9:30, tulog na po ako. Bakit? Ang kutis. Okay, lalo na pag tumatanda ka na. Ay, hindi naman. You know, as one matures, inaalagaan yan, no? Inaalagaan. Okay. Number, kasi we get sick, pero we should be thankful for all the blessings that we have. Pangwalo, the kindness of people that I have never met before. People na nagsusulat sa atin na nagpapasalamat sa prayers, na-prayan ko sila. People na nagpapasalamat dahil napatawa ko sila. Sa akin, malaking bagay po yun. People na nagpapasalamat dahil na-prayan ko yung kanyang kapatid o tatay o asawa o nanay o kamag-anak. You know, these are the things that sometimes, you know, we forget, okay? So ngayon, pangsiyam. The setbacks that have formed and made us stronger. Sa tulong at lakas na nagmumula sa Panginoon na pagtagumpayan at patuloy tayong lumalaban sa hamon ng buhay. Okay? These experiences make us stronger mentally and given to us, you know, it's given to us as a gift, being able to appreciate a lot of things in our lives. Ang panghuli po, ang ating buhay, our lives. Marami tayong pwedeng pasalamatan sa Panginoon at talagang pinapasalamatan araw-araw. Buhay tayo, patuloy tayong lumalaban sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. We know na hindi kasya ang listahan ng iba't ibang mga bagay that we are thankful for. Pero malalaman mo ang gusto mong pasalamatan sa Panginoon, especially, you know, the things that you see every day na you take for granted, akala mo okay lang. Hindi. Paggripo, pagbukas mo, may gripo tayo. Tapos pagbukas mo, ang laksang tubig. 780 million, walang tubig, okay? Na malinis, na pwedeng inumin. Pumupunta sila sa river, doon sa may mga putik-putik, nag-i-scope ng tubig. Kaya yung mga bata, puro parasite ang katawan at bakterya at virus. Yung mga tiyan, ganyang kalaki. Oh my, kawawa naman. Nakaluwa ang mga mata, nilalangaw sila. Nakita mo ba yung mga picture sa UNICEF tsaka sa World Health Organization? Maawa ka. Okay. So, tayo po ay maraming pinapasalamatan. At above all things, the gifts we receive, let's focus our eyes on Jesus, for He is the reason for this season. And that is our Lord and Savior, Jesus Christ. We will be back with Stories for the Heart right after this. Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips, nakapakipakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado! Maraming bagay ang maibibigay ng mundo. Naririyan ang magaganda at maayos na kayamanan. Lamang, atin namang isipin sana kung ang lahat ng mga ito'y magtatagal. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman, ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Kawikaan 11:28. Ang yaman na inaalok ng ating Diyos ay dapat nahangarin. Ito ay mainam at para sa ating ikabubuti. Atin nawang tanggapin ang katotohanan na wala siyang nais na masama para sa atin. Ang Diyos ay nagmamahal magpakailanman. Ito ang inyong 702 DZAS Radio TV. Agapay ng sambayanan.
nagdiriwang, nagbubungi sa tunay na diwa ng Kapaskuhan at biyaya ng pagsapit ng bagong taon. Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado! Rekado! And we're back. Ako po si Chiki Holman Yulo, dito po sa Rekado. Welcome to Stories for the Heart. Stories for the Heart. Kaagapay, bukod sa halimuyak ng puto bongbong, oh my gosh, ang sarap-sarap ng Josie Reyes ng Angon Rizal. The puto bongbong, yummy. Handa na ang queso de bola at hamon sa mesa. Star din tuwing holiday season ang kumukuti-kutitap na mga Christmas lights na nanagniningning sa mga parol. At ilan yan sa mga ating mga kababayang nagtatrabaho sa ibang bansa. Kahit wala sa Pilipinas, dala-dala nila yung tradisyon na yan. Ha? Bumubuo din ang parol factory ang isang pamilya nasa Canada, from Canada, kung saan tampok ang atin na pamilya na sila Gemlin Demigilio. Kahit meron binibentang ganon na gawa sa Chinese bamboo, naisipan nila na sila ang gumawa ng parol. Alam mo, hallelujah. Anaya, una siyang gumawa ng parol para lang sa sana sa kanilang tahanan, pero nang nakita niya ang iba nito na mga kababayan niya, nagpapagawa na rin siya dahil siya mismo, miss na miss niya ang Paskong Filipino. Ito din ang nagtulak sa kanila na gawing parol factory ang kanilang garage. Sinabi rin ni Demigilio na umaabot hanggang 3 araw ang paggawa ng special na parol na yan. Ha? So katuwang naman niya ang kanyang misis na si Melita, pinoporma nila ang mga bituin, pinapalalagyan ng palamuti hanggang yan ay maipailaw. Kwento din ni Melita, kahit na sila ay taga Canada, ay namamangha. Even you know, yung mga ibang foreigners sa proudly Pinoy na gawain na yan. Nakakatuwa na nakikita ng ating mga kababayan, kahit nasa ibang bansa sila, nakikita nila yung pagka-Pilipino nila. Actually, mas nationalistic ka nga eh. Ako nga po, pagpupunta kami, narinig mo yung national anthem sa ano, United Nations, ay, umiiyak kami, okay? I remember that. Maging ang tradisyon ng simbolo ng ating Kapaskuhan ay hindi natin malilimutan. Malaking parte kasi ang kultura na kinagisnan na talaga naman maipagmamalaki natin ang pagka-Pilipino. So, saang dako man kayo ng mundo na nagse-celebrate po, tandaan ninyo, itong holiday season, ang Pasko ay nasa puso ninyo, hindi yung kung nasaan ka naka, sabi mo, naku eh, wala naman ako sa ganito, nasa hospital kami, nasa clinic, nasa ganito, nasa trabaho. Alam mo, ang Pasko, Christmas is in your heart. Wherever you are, it is in your heart. Tandaan mo yun kasi marami tayong mga dinaanan na, ay, ako na lang ang kaya-kwento. Marami tayong mga dinaanan na Christmas season na akala mo, hindi ka na mag-i-enjoy, pero alam mo, hindi ka naman pinapabayaan talaga ng Panginoon. Merry Christmas po sa inyong lahat and a blessed, blessed holiday to all. At yan po ang ating Stories for the Heart. Stories for the Heart. Ako po uli si Chiki Holman Yulo. Welcome to Rekado. Ang topic natin ay a gift like no other. Christmas special. Text DZAS space message and send to 0917-572-1754 at Facebook 702-DZAS-FEBC Radio. Ang tanong, ano ang pinakamagandang regalo na natanggap mo ngayong taon at pinapasalamatan mo sa Panginoon? Ang sagot, sabi ni Becky M., I thank God even for the simple joys of life na nakasama ako ng pamilya ko ngayong Pasko. Sabi ni Richie, nagpapasalamat ako kay Lord sa blessing ng bagong trabaho.
Nagka-COVID-19 po ako this year. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil hindi niya kami pinabayaan ng pamilya ko habang nakikipaglaban ako sa sakit na ito. God bless you. Ay, Sus Richie. Jaya, thankful po kay God sa mga blessings na nakatanggap, na natatanggap namin sa provision and guidance niya for our family. Sabi ni Lance, kahit pandemic, nakaraos ang business namin. Ah, kaya laking pasasalamat ko kay God for His provision and strength sa bawat isa. Thank you sa mga nag-share na mga kaibigan natin yan. At I'm sure marami pa kayong napapinasasalamatan sa buhay ninyo. Ito na, pag-usapan natin ang tips part 2 ni Tita Chiki. Pag-usapan natin ang safe ways to celebrate a family gathering in this pandemic. Sa tips part 2 ni Tita Chiki. Tips ni Tita Chiki. Tita Chiki, Chiki, Chiki. Sa tips part 2 ni Tita Chiki, meron tayong mga ways kung paano mag-celebrate ng holidays amidst the pandemic. Kilala tayong mga Filipino na nakakapag-celebrate ng holiday season at hindi mawawala ang gathering ha, ng pamilya at kaibigan no matter what. Kaliwat kanan ng holiday party, syempre, may hindi dyan mawawala ang games and exchange gift. However, with the ongoing pandemic and the government's mandate, ibawal ang mga malalaking Christmas gatherings, no? It's best to be mindful. When I say mindful, isipin mo, pag hindi naman kailangan, wag. Okay? Kaya naritong ilang paraan sa tips mula sa makarimed.net.ph para makapag-celebrate tayo ng safe na Christmas. Number one, check your local regulations before attending any event. Bawal ba o hindi? Maging mindful sa health protocol po na ibinibigay nung barangay na yan bago pumunta at mag-organize ng event. Uy, lalo na yung may edad ha. Yung mga senior na pareho natin, naku, inamin ko na na senior ako. Inamin ko na. Uy, huwag kayo magpupunta sa hindi inyo ko kabisado, ha? No. Number two, do not leave the house if feeling unwell. Eh, alam mo naman, pag isang miyembro ng pamilya mo, eh, masama ang pakiramdam. Huwag ka na pumunta dyan. The best is for everyone in this person stays at home. Make sure, number three, that the number of attendees is limited as stated in the government health guidelines. Alam mo, alam po ninyo, kung alam mo naman na tagilid, huwag na. Pwede naman kayo magkita-kita. Ngayon naman, di sa telepono, mag-messenger group na lang kayong lahat. Ano? Sa ngayon, may health protocol na nagsasabi, dapat hindi lagpas ng 10 katao mag-gather sa isang lugar. Kaya yung mga wedding nyo, wala pa dapat na 20 people na open air ang inyong wedding na venue. Wag na wag ang hindi. Kasi sa wedding nakukuha lahat yung COVID at saka yung mga party. Bigla sila, you know, on hindsight, kung mare-replay ko lang, Tita Chiki, hindi na ako pumunta o hindi na ako nag-organisa. Wag, kung hindi kailangan. Ang Christmas ay nasa puso mo. Gano'ng kalaki o gano'ng kaliit ang Christmas tree mo? Gano'ng kalaki o gano'ng katipid ang Christmas decor mo? Ako, nag-conscious na. Pag ako, yung before Christmas, nag-set up na ako. This year, binawas-bawasan ko kasi sabi ng anak ko, we're like in Shangri-La Mall. Sabi ko, hindi mo ba yung gusto? Festive. Tapos sabi ko nga, oo nga ano, bawas-bawasan ko ng konti. So little touches here and there. It's very good. Number four, hold events outdoors for that extra ventilation to reduce the risk of spreading the disease. If you have to have events,
gawin mong outdoor, doon ka lang. Agahan mo habang walang tao, tas umalis ka bago magdatingan. Ang virus ay hindi nakaka-survive ng matagal sa well-ventilated area. Mas madalas kumalat ang virus po sa enclosed na lugar. Kaya kung may choice ka, doon ka sa open air, okay? Number 5, doon ka sa tabi ng pinto, bintana at pintuan. Doon ka sa labas. Number 5, be mindful of necessary preventive measures. Huwag kalimutan magsuot ng mask, double mask. Maghugas ng kamay. Mag-face shield. Iwasan ang paghawak ng muka at panatilihin na at least anong 1 meter. Hay, 3 meter ang distansya ninyo. Maiksi yung 1 meter. Ako doon ka sa kabilang kanto. Okay. Mag-walking kayo doon ka sa kabilang side ng kalye. Doon siya sa kabilang side ng kalye. Ganun po ako mag-walking. At saka magpabakuna kayo. Magpabakuna po kayo. Okay, number 6. Manage family expectations at set ground rules. Bago pumunta sa gathering, tiyakin ang bawat na isa sa pamilya sumasang-ayon doon. Wala kang pasaway na uncle na who wants to have his own party. Ay, wag. Okay? Yan ang uncle na iiyakan nyo sa susunod. Okay? Everyone must follow to maintain the integrity of the measures put in place. Pag sabing, okay lang ba sa'yo, wala kaming mask? Uwian mo silang lahat. Bye-bye now. Number 7, keep an extra eye on children. Exciting ang gatherings, lalo na kung may kabataan. Pero kung ako sa'yo, ubo nang dali ng anak mo, bantayan sila at i-monitor kung kailangan. Mag-arrange ng ibang activities na pwede nilang gawin, such as maupo at mag-video, manood ng video, something. Hindi sila magdidikit-dikit masyado. 8, have an emergency plan ready. In case a relative reports na medyo masama ang pakiramdam niya after the gathering, lahat ng miyembro ng pamilya mag-isolate na po, no? I-monitor na ang sarili hanggang kung ano, papunta ka na sa testing facility kung ikaw i-clear o hindi. I-keep ang listahan ng attendees para sa mas madaling contact tracing na, hello, si tita o ganun na antigas ng ulo ay positive. So, si tita ganun, I think medyo semi-positive na rin. So, ibig sabihin, ang chances are ng mga katabi niya ay positive na rin. At yung kachismis at ka-picture taking ay positive na rin. Kaagapay. Ang mga sinasabi ko pong ito is prevention is better than cure. So, kung talagang nais ninyo mag-celebrate na kasama ang familia, dapat safe kayo ha. Gawin mong safe. Bakit? Kasi. So, staying home, I feel, is the safest option. Kung makakaramdam ka ng mga simptomas ng COVID, huwag ka nang mag-hesitate. Pumunta ka sa health office ng inyong barangay para dalhin ka na sa facility. Doon mapapakain ka. Makakatulog ka, mapapakain ka, maaalagaan ka. Okay? And if you will allow me at this time, kasi nga naman, it's our Christmas prayer. May I please pray for you? Let's bow our heads and think of the wonderful things that God has given us. Our Heavenly Father, God, giver of all life, we promise, Lord, that we try to count what we have instead of what we don't have. We praise and worship your most precious name. Salamat, Panginoon, for the gift of life, for your overflowing blessings and protection sa bawat isa sa aming pamilya. During this season of Christmas, as we approach the new year, tinataas po namin sa inyo ang bawat miyembro ng aming pamilya at ang kanilang pinagdadaanan. Alam namin, Lord, na maraming pinagdadaanan ang lahat sa atin dito. Lord, we also pray for every parent and grandparent or anak po or apo na nakikinig ngayon na malayo sa kanilang pamilya. We pray for them, for all of those who are separated from their loved ones, especially during this year. Yakapin mo po sila, Lord, para ma-feel po nila lalo ang pagmamahal ninyo. We also pray for those who mourn the loss of a loved one, especially if they face this holiday season, especially when they're alone. Gayun din po ang mga health workers,
ay lahat po ng frontliners, ultimuki mamang guard sa lahat sa kanila, Panginoon. Ang mga nurses, ang doctors, medtechs, medreps, ang nagtetest ng medical facilities, laboratory technicians, lahat yan. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Iprotekta po ninyo sila. We pray that you're giving them the help that they need every day to combat this pandemic. Lord, we lift up to you our whole nation, our world, our country. We pray that we vote for the right leaders for the country. We pray, Lord, for you just hold them up, Lord. And sana po lahat ng kanilang decision, lahat, ay para sa bansa at hindi para sa kanila. We praise you and we honor you and we give thanks for the birth of Jesus Christ, our Lord and Savior. Nagpapasalamat kami sa mga kasama namin regularly. Manolo Aquino. Hi Manolo, hope you feel better today. And ang mga kasama namin sa Makati Med, no, mga nagte-therapy, yung anak ko, no, si Chia. Si Dr. Arlene. Hello, Dr. Arlene Abelia, Chona Martin, Sister ni Carmi Martin. Kami yung Notorious Wednesday Group. Sino na ang kabatch nyo dyan sa Wednesday? Magulo kami nun eh, mas happy kami nun. And I'd like to say thank you and happy birthday to all the birthday celebrants. Yung mga nagse-celebrate ngayong Pasko, happy, happy birthday! Elsa Villa, happy, happy birthday to you. At dito na po nagtatapos ang ating programa ngayon dito po sa Ricardo. Sana po nasiyahan kayo, mga birthday celebrants, mga nagtatrabaho po sa ibang bansa na nami-miss nyo ang pamilya nyo dito. Inayaan po namin kayo na makinig muli next week, ha, dito po sa Ricardo. Ako po si Chiki Holman Yulo. Thank you to our production team, Nate Peralta, Reggie Villena, JV Tabua, Benjo Morano, Chris Rosette, ang amin RTV staff, Abby Glindo, Eileen Valdez, Wen Balatukan, and to our writer, Miss Absidy Ferrer. Hi, Absidy. Feel better today. Thank you din sa pamilya mo, ha? Thank you to our program supervisor, Miss Jo Alabastro, interim station manager, Aloha Cero. Ako po si Chiki Holman Yulo para sa Recaro. Dito po sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. God bless you all. Celebrate life. Instead of counting what you don't have, count what you have. Kilabutan ka magbilang. And you will realize that God loves you. God bless you. Have a great week ahead of you. Heart. Recado. Makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips, nakapakipakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Recado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Recado! Recado.